Nahihirapan ka ba magsalita o magsulat ng English? Madalas ko ito marinig. Ayoko magsulat. Tamad ako magsulat. Kaya ko magsulat pero hirap ako magsalita. Naintindihan ko naman, marami sa atin natuto mag-English sa paaralan. Natuto tayo at nasanay sa tinatawag na academic communication. Ang academic communication ay gumagamit ng matatabang paragraph, mahabang sentences, at advanced vocabulary words. Mahirap ito gamitin dahil komplikado ang paragraphs, complex ang sentences, at advanced ang vocabulary. Tunay na nosebleed at sakit ng ulo magsalita o magsulat sa academic style na paraan. Kahit ako, 3 sentences pa lang, gusto ko na sumuko. Iniiwasan natin to dahil nga sobrang komplikado. Kabaliktaran nga ito ng ginagamit sa trabaho. Ang plain communication ay kombinasyon ng business communication, professional communication, practical communication, simple communication, o good communication. Ang purpose ng plain communication ay magkaintindihan kayo ng kausap mo. Sentences ang gamit imbis na paragraphs. Maiksi at simple ang sentence instead na mahaba o komplikado. Simple ang ginagamit na salita at umiiwas sa paggamit ng advanced vocabulary words. Ang plain communication ay madalas itinuturo sa sales, customer service, marketing at business writing. Tuwing kausap ang customer o client, umiiwas kami sa paggamit ng jargon o mga salita na kami-kami lang ang nakakaintindi. Gumagawa kami ng effort na mas madali kaming maintindihan ng kausap namin. Itinuro ko ito sa unang batch ng mga student ko noong 2020. Marami sa kanilang ayaw magsulat nung umpisa, pero pagkatapos ko ituro sa kanilang technique na ito, marami sa kanila ang nakapagsulat ng mahigit 30 pages tungkol sa sarili nila. Maraming nakapasa sa interview, yung iba na-promote, yung iba pumasa sa mga certification, yung iba nakakuha ng mas magandang trabaho. Bibigyan kita ng listahan ng writing exercises na pwede mong gawin sa bahay para mahasa ang communication skills mo. Tapos, bibigyan kita ng additional tips para mas simple at mas madaling maintindihan ang iyong pagsusulat at pananalita. At masanay ka gumamit ng plain communication. Tandaan mo ito, wala munang malaking paragraphs, mixing sentence muna. Isang idea lang bawat sentence. Iwasan ang mga sentence na mahaba at nakakalito. Iwasan din gumamit ng advanced vocabulary words. Imbis na optimize, improve. Imbis na articulate, explain. Imbis na profit, make money. Imbis na komplikado, simpleng salita lamang. Ang goal mo dapat, naiintindihan ng grade school ang mga sentence at salita mo. Magsusulat ka tungkol sa sarili mo, trabaho mo, pinag-aralan mo, goals, at iba pa. Tapos bibigyan ka ta ng feedback. Magbibigay pa ako ng additional tips kung paano mapapaganda ang communication mo. Huwag academic ha, plain communication tayo. Bukas ulit.